kawasay ang may likha ng ating buhay. Tawakar, tawar, tawar, tawar. Abay hawa na hayang, abay hawa na hayang. Basa masyaya ki hawa syay, basa masyaya ki hawa syay. Basa merauka kadas, basa merauka kadas. Yaman, yaman. Kuam yasarala, kuam yasarala, kuam yasarala, kuam yasarala, kuam yasarala, kuam yasarala. Yaman, yaman. So, sa umagang ito, sa araw ng Sabat, ang topic natin, The Gospel of the Birth of Mary. Ang Ebanghelyo ng Kapanganakan ni Maria. Wala ito sa 66 book Bible. Pero sa Bible ng mga Hebrew-Israelite, kasama ito. Kasama ito sa mga Hebrew-Israelite Bible, pero sa Bible ng mga Babylonian, wala. Hindi siya nama. Pero, naalaala ko yung sinabi ng papa ko, kasi Adventist siya eh. Yung sinabi niya, dito pala niya kinuha, siguro, anabasa niya to. Kasi nabanggit niya eh. So, yung pag-aasawa ni Joseph kay Mary, na bakit si Joseph ang napili, out of mga balo na nagdala ng tungkod, nadaan na natin mamaya. Okay, diretso na tayo. The Gospel of the Birth of Mary, chapter 1. Basa. The Gospel of the Birth of Mary, chapter 1. Tagalog tayo pala. Ito. Diretso tayo sa Tagalog. Baka abutin tayo siyam-siyam. Sige. Ang Ebanghelyo ng Kapanganakan ni Maria, Kabanata 1. Ang pinagpala at walang hanggang maluwalhating Berhing Maria na nagmula sa maharlikang lahi at pamilya ni David ay isinilang sa lungsod ng Nazareth at nag-aral sa Jerusalem sa templo ng Yahawa. Ang pangalan ng kanyang ama ay Joachim at si Ana ng kanyang ina. Ang pamilya ng kanyang ama ay mula sa Galilea at sa lungsod ng Nazareth. Ang pamilya ng kanyang ina ay mula sa Bethlehem. Okay. Si Ana, mother of Mary, ay taga Bethlehem. Si Joachim naman ay taga Nazareth. So, nakita mo rito na si Virgin Maria ay pinanganak na sa lahi siya ng maharlika sa pamilya ni David. So, yun po ang simulan sa history ng kasaysayan sa kapanganakan ni Maria. Sunod. Sa ganitong paraan, sila ay namuhay nang may kalinisang loob sa loob ng 20 taon sa pabor ng alahayam at sa pagpapahalaga ng mga tao nang walang anumang mga anak. Ngunit sila'y nangako kung bibigyan sila ng Yahawa ng anumang bagay, ilalaan nila ito sa paglilingkod sa Yahawa. Kung saan sila nagpunta sa bawat kapistahan sa taon, sa templo ng Yahawa. Napansin ko na sa Old Testament, pagbasahin mo yung Hebrew, at saka dito naman sa Gospel, puro pangalan ang binabanggit, Yahawa. Wala silang ilagay na Aba. Parang hindi, parang mga Israelita nung araw, parang hindi sila karapat-dapat tumawag ng Aba. Father yun eh. Ang tawag nila sa pangalan talaga, tatawagin siya sa pangalan. O di ba sa awit sa kanila, tatawagin sa pangalan. Baliktad sa culture ng tao. Pag tawagin mo ang tatay mo sa pangalan, parang insulto sa kanya. Ang tatay mo, Pedro. Ay, Pedro! Tatay! Pero, sa Yahawa, pag sabihin mo, Father, Ama, hindi.
Mas maganda pangalan talaga niya. Kasi nakikita ko puro pangalan, walang Aba talaga. Nagsimula ng Aba yung pag-ministry na ni Hawashai. Siya nagsimula ng pagtawag ng Aba at sumunod na. Pero before Yahawashai, ang tawag ng mga Israelita, Yahawa diritso. Alahayam diritso. Wala silang Aba. Dahil, paano sabihin niya, paano tawagin mo ako, Ama? Dahil anak ba kita? Hindi ka lang kita eh. Pinili lang kita eh. Parang insulto. So, sa laman, dahil ang tawagin natin Father, hindi natin pwede tawagin sa tunay na pangalan, kasi alam naman natin na talagang doon siya nanggaling. Pero in sa spiritual, hindi pa sure eh, kung sino bang anak niya o hindi. Nagsimula ang anak ng Alahayam, yung napanganak na si Hawashai, tatawagin siyang anak ng Alahayam. Pero before that, mga Israelita, diritso talaga. Di ba sinabi doon na tawag, ito ang pangalan kung magpakailanman, ito ang itatawag niya sa akin magpakailanman, Yahawa. Walang tinanggit na may halong Aba. Pero dito, pag tatawagin mong ama mo, si Rodolfo, Rodolfo! Hey, galit! Ano ba? Hoy, basas ka! Basas ka! Anak, basas ka! Di ba sumulong tawag sa pangalan ko, hindi ka tumawag ng tatay? Okay. Dito, pansinin mo ha, binabanggit, puro diretso sa pangalan ni Yahawa o Alhayam. Wala silang banggit na Aba o Father. Kasi kung Father na ibabanggit mo, hindi ka magtawag ng pangalan, isunod ang pangalan sa Father, pwede ang kinini Satanas yan. Then siya, Father din siya. You are the Father of the Devil. John 8:44. Dapat pag sabihin mo Father, may karutong, ano, kasi mo Father mo? Yahawa. Pero pag Father lang, sabi ni Satana, oh, tinawag din niya ako. Kasi siya, oh my God, oh Father, oh yes, si Satanas nga talaga, si God rin nga talaga. Assuming so, yan ang wala talagang alam-alam ang mga ka-Kristyanohan. E paano kasi, nila alam na ang salitang Kristyano nanggaling sa Egypt yan. Noong 503 BC pa. Ang Christian, akala nila ang Christian dito na nagsimula sa panahon ng Roma. No, Egypt yan ang galing. Ngayon, tuloy. At nangyari na nang malapit na ang kapistahan ng pagtatalaga, si Joaquim kasama ng iba sa kanyang lipi ay umahon sa Jerusalem at nang panahong yaon, si Isakar ay pinakapunong saserdote. Nang makita niya si Joaquim at ang iba pang mga kapitbahay niya na nagdadala ng kanyang handog, ay hinamak siya at ang kanyang mga handog at tinanong siya. Si Joaquim, hinamak ang handog sa isang paring high priest na si Isakar. Bakit? Bakit hinamak? May kasama si Joaquim ng mga kapitbahay nila sa lipi ni Joda. Punta sa Jerusalem. Okay, tingnan mo ha, tuloy. Bakit siya na walang mga anak ay ipagpalagay na makikita sa mga may anak? Idinagdag na ang kanyang mga handog ay hindi kailanman magiging katanggap-tanggap kay Alahayam na hinatula niya na hindi karapat-dapat na magkaanak. Ang banal na kasulatan ay nagsabi na sumpain ang bawat isa na hindi magkakaanak ng lalaki sa Israel. Sinabi pa niya na dapat muna siyang maging malaya mula sa sumpang iyon sa pamamagitan ng pag-aayos ng ilang mga bagay. At pagkatapos ay pumunta kasama ang kanyang mga handog sa presensya ni Alahayam. So, medyo nalito o nasaktan kunti si Joaquim na sinabi ng high priest. Yung handog mo, hindi yan katanggap-tanggap ni Alhayam. Dahil ikaw nasa ilalim ng sumpa. Dahil sinumpa ang mga anak sa Israel na hindi magkaanak. Yung mga lalaki na nag-asawa na hindi magkaanak, mga under tears yan. Sumpa. Sabi niya, isitin mo muna ang kalagayan mo. Kung anong dahilan kung bakit di ka nagkaanak. Saka ka babalik dito, may handog.
So, ano nangyari? Anong feeling ni Joaquin? Ito, tuloy. Dadapwat si Joaquin na lubhang nalilito sa kahihiyan ng gayong kadustaan ay nagsimuwi sa mga pastor na kasama ng mga baka sa kanilang mga pastulan. Sapagkat hindi niya gustong umuwi, baka ang kanyang mga kapitbahay na naroroon at nakarinig ng lahat ng ito mula sa mataas na saserdote ay hayagang kukutyain siya sa gayon ding paraan. So ang ginawa ni Joaquin, kayong mga uwi kayo. Dahil yung mga baka, uwi kayo. Ihandol dapat yun eh. Hindi na tuloy, hindi na pagod dapat eh. Mga baka, mga tupa, uwi kayo. Hindi na ako uwi. Magliwaliw ako. Kasi nahiya siya. Nalito siya eh. Sa kahiyan. Kay baka naman, itong kapitbahay ng kasama nga nakarinig, baka pag kukutyain din siya sa ganun ding paraan. Nahiya siya, nakukutyain. Hindi na siya umuwi sa bahay niya. So yan ang nangyari. Yung mga tauhan niya, nagdala ng baka para ihandog, iuwi natin yan. Di daw karapat dapat, sabi ni High Priest, si Sakal. Uwi kayo. Di ako uwi. Dahil kasama tayo yung kapitbahay, alam nila na narinig lang kinukutya ako ng High Priest. Yung punong pare na si Sakal. Baka pagdating doon, pagtawanan niyo ako, kukutyain niyo ako. So, yun ang nangyari tuloy. Ngayon, tuloy. At chapter 2 na tayo. Diretso tayo sa Tagalog. Ayan. Kabanata 2. Ngunit nang siya'y naroroon ng ilang panahon, sa isang araw na siya'y nag-iisa, ang anghel ni Yahweh ay tumayo sa tabi niya na may kahangahangang liwanag. Dahil dito, ang itsura ay nabalisa at ang anghel na nagpakita sa kanya na nagsisikap na pasiglahin siya ay nagsabi, "Huwag kang matakot, Joaquin, o mabalisa man sa aking paningin, sapagkat ako'y isang anghel ni Yahweh na kanyang isinugo sa iyo upang aking ipaalam sa iyo na ang iyong mga panalangin ay dinig." At ang iyong mga paglilimos ay umakyat sa paningin ni Alahayam. Ayan. Kasi hindi umuwi si Joaquin. Nagliwaliw. So, dumating ang anghel. Kinausap niya, ang prayer mo, pati handog mo, ay narinig ni Hawa. Pero, nakasimangot yun, lungkot na lungkot yun. Sabi niya, ang itsura mo ay mabalisa. At ang anghel ay napakita sa kanya, sabi niya, tumayo sa tabi niya ang may kangahangang liwanag. Dahil dito ang itsura ay nabalisa. Talagang balisa pa yung itsura ni Joaquin. At ang anghel ay napakita sa kanya na nagsisikap na pasiglahin siya. Ano nagsabi? Huwag kang matakot, Joaquin. Mabalisa man sa aking paningin. Kasi tumingin ko kayo, nung gano'n na. Kasi kinukutya na siya sa punong pare. Dahil bakit hindi nagkaanak? Baka under sumpa siya. So yan ang nangyari ngayon. Yan, si Tuloy. Kaya't sa pagdaan ng kaniyang mga taon, kung paanong siya ay pinanganak sa... Okay, sulkat at ato. Drama ba? Drama, okay. Kaya't sa pagdaan ng kaniyang mga taon, kung paanong siya ay ipinanganak sa isang makahimalang paraan ng isang baog, gayon din siya. Habang dalaga pa, sa paraang walang kapantay, ay ipinanganak ang anak ng kataas-taasang Yahweh na siya ay tatawaging Yahweh Shai. At ayon sa kahulugan ng kanyang pangalan, ay ang tagapagligtas ng lahat ng mga bansa. Ang meaning ng Yahweh siya ay tagapagligtas ng mga bansa. Okay. Ngayon, tuloy. At ito ang magiging tanda sa iyo ng mga bagay na aking ipinahahayag sa makatuwid nga pagdating mo sa ginintuang pintuang bayan ng Jerusalem, doon mo sasalubungin ang iyong asawang si Ana
na dahil sa labis na pagkabalisa na hindi ka nagbalik, ay magagalak na makita ka. Nang masabi ito ng anghel sa kanya, ay agad siyang umalis sa kanya. Umalis agad, ha? Hindi na nagpag-usap pa sa anghel. Excited. O, pupunta ka doon sa Jerusalem, doon sa may pintuang, may balot na ginto. Doon mo makita asawa mo. Dahil magkakaroon na kayo ng anak. At ang anak mong, magkaanak din ng tagapagligtas na tatawagin Yahweh Shai na tagapagligtas ng mga bansa. Ha? Agad siya, oh. Sabi na, sinabi sa kanya, ay, agad siyang umalis sa kanya. Agad. Wala niyong babay, ha? Sige, halil, agad siya. Ang bilis. Ang bilis, yung akin. Okay, tuloy. Oh, chapter 3 na tayo. Dito tayo sa Tagalog. Ayan. Kabanata 3. Pagkatapos ay nagpakita ang anghel kay Ana na kanyang asawa na nagsasabi, huwag kang matakot. Niisipin na ang iyong nakikita ay isang espiritu. Sapagkat ako ang anghel na iyon na nag-alay ng inyong mga panalangin at mga limos sa harap ni Yahweh. At ngayon ay ipinadala ako sa inyo upang aking ipaalam sa inyo na isang anak na babae ang isisilang sa iyo na tatawaging Maria at pagpapalain ng higit sa lahat ng kababaihan. Ayan, si Ana naman, doon sa bahay nila. Iba yung lugar kay Joaquim. Iba na sa ano, na magkaanak. So, ito tuloy. Kaya't bumangon ka at umahon ka sa Jerusalem. At pagdating mo sa tinatawag na pintuang gintong pintuang daan, sapagkat ito ay nababalot ng ginto. Bilang tanda ng aking sinabi sa iyo, makikita mo ang iyong asawa at para mapanatag ka, nalabis ka nag-alala. Oh, para mapanatag si Ana, nalabis nag-alala kasi hindi mo eh. Mula noong nagpunta sa templo, kasi na bumalik ang mga pastor na lang, mga alaga na nag-alaga ng mga tupa at kambi at yung baka ang pinauwi. Nasa anong amon nyo? Away ko. Ayaw na bumalik, napahiya. Nasaktan siya sinabi sa ni pinupunong paring si Isakar. Eh ngayon dito, nag-alala, sabi ng anghel, sige, magkita kayo. Oh, mapanatag ka. Nalabis kang nag-alala. Ah, makita na niya ang asawa niya. Ah, tuloy. Kaya't kapag nasumpungan mong naganap ang mga bagay na ito, maniwala ka na ang lahat ng iba pang sinabi ko sa iyo ay walang alinlangan ding matutupad. Kaya nga ayon sa utos ng anghel, silang dalawa ay umalis sa kanilang pinaroroonan at nang sila'y dumating sa dakong tinukoy sa sinabi ng anghel ay nagkita sila. Nagkita sila! Nagkita sila, mag-asawa. Oh, natuwa na rin si Ana dahil nakita ng asawa ni si Joaquim. Dahil si Joaquim nagniwalayo. Dahil nagtampururot na sirmonan ng pare. Pwede mga membro din magtampururot pag masirmonan. Masyadong pinipersonal. Pinipersonal talaga. Under ka sa sumpa. Hindi natanggap yung halo ko. Pati yung may problema kaya tayo. Trabaho kasi ng high priest yan. Bahala na kayo magkipag-usap sa Aba Yahweh. Pero ang amin, sirmo na sirmo. Masasaktan kayo. Utong lang. Isang. Kasi ganoon naman talaga eh. Eto, nagtampuroro. So, hindi yung nami-personal kasi mayroon tayong binabatayang talata eh. Oo. Kasi ang Israel talaga, lalo tayong mga Israelita, pag makagawa tayo ng mga kasalanan, kahit isa lang magkakasala sa grupo natin, damay lahat. Ito lang ha, yung nilusog nila ang iba-ibang bansa, natalo nila, lalaking bansa, pero yung EI na maliit na bansa, sila ang natalo. Bakit? Sino nagkasala? Isa lang, si Akan lang. Nagkasala. Damay sila, talo sila sa labanan. Yun ang dahilan na minsan,
responsibility ng mga ngaral na pagsabihan para hindi tayo madadamay. Eh, parang ano, tuwalag na lang. Madadamay tayo sa kanya eh. Hindi naman yayari. Kasi pag once madamay tayo, instead na tatlong buwan, nandiyan ang gising, aba, abuti na tatlong taon. Ang tatlong buwan, naging tatlong taon. So yan, yan ang sinabi ko nga na, we are honest and goodness. Kaya lang tayo napunta dito, dapat sa Israel tayo nakakatira, kasi ang ating kalululuhan ay taga-Israel. Hebrew-Israelite tayo nga napunta dito, mga remnant. Bakit? Anong resulta? Pasaway ang ating mga kalululuhan. Ngayon, pasaway din tayo? Di ganun din. Tatagal ang mga inasamasal natin. Yun ang sinabi ko, magpakatino. Ang matutamaan, pasinsyahan. E pag hindi umatin, lalo na. So, pinagtatanggal ko sa GC. Para hindi tayo madadamay sa mga palo niya. Damay tayo lahat eh. Yun ang na be careful, ingat talaga tayo. Ingat tayo sa ano, sa ating paglilingkod. Tuloy. Nang magkagayoy, nagagalak sa pangitain ng isa't isa at lubos na nasisiyahan sa pangako ng isang bata. Sila'y nagbigay ng nararapat na pasasalamat kay Yahawa na nagtataas sa mga mapagpakumbaba. Pagkatapos nilang purihin si Yahawa, sila ay bumalik sa kanilang tahanan at namuhay sa isang masaya at panatag na pag-asa sa pangako ni Alahayam. Kaya't si Ana ay naglihi at nanganak ng isang anak na babae at ayon sa utos ng anghel ay tinawag ng mga magulang ang kanyang pangalan na Maria. Uwi na si Joaquin, di na siya, ano, di na siya na yung kapitbahay niya. Kasi nagkaanak sila. Maria. So, yan ang nangyari. Ngayon, tuloy, sa chapter 4 tayo. Rixos Tagalog. Yan. Kabanata 4. At nang ang tatlong taon ay lumipas, at ang panahon ng kanyang pag-awat ay dinala nila ang berhen sa templo ni Yahawa na may mga handog. At mayroong sa paligid ng templo ayon sa 15 mga awit ng mga pantas, 15 hagdanan mataas. So dinala nila si Maria doon sa templo na may 15 hagdanan, pataas. Tuloy. Sapagkat ang templong itinayo sa isang bundok, ang dambana ng handog na susunugin na nasa labas ay hindi malalapitan kundi sa pamamagitan ng hagdanan. Inilagay siya ng mga magulang ng pinagpalang berhen at ng sanggol na si Maria sa isa sa mga hagdang ito. Dadakwat samantalang hinuhubad nila ang kanilang mga damit na kanilang nilakbay at ayon sa kaugalian ay nagsusuot ng ilang mas malinis at malinis. So, nagbihin sila galing sa paglakbay, galing sa Nazaret, si Maria, yung Birhen Maria, ilagay na sa danan, si ang Birhen, naglakad na lang mag-isa na walang umaakay. 3 years old yan, ha? Bata. Tuloy. Samantala, ang berhen ng Yahawa sa ganoong paraan ay umahon sa lahat ng hagdanan nang walang tulong ng sino man na umakay o buhatin siya na sino man ay hahatulan mula rito na siya ay nasa sakdal ng edad. Sa gayon ay ginawa ni Yahawa sa pagkabata ng kanyang berhen ang pambihirang gawain ito at katibayan sa pamamagitan ng himalang ito kung gaano siya kadakila sa hinaharap. Ngunit ang mga magulang ay nag-alay ng kanilang sakripisyo alinsunod sa kaugalian ng batas at naganap ang kanilang panata
iniwan ang berhen kasama ng iba pang mga berhen sa mga silid ng templo na dadalhin doon at sila ay umuwi. Ang bata, 3 years old, ay hinayaan nilang naglakad, naghakbang sa mga hagdanang pataas habang nag-gay sila. Pagkatapos nilang handog, umuwi sila, iniwan nilang bata. Kasi alay talaga. Kasi ganun din ang Israel, na yung mga bata na mula sa 3 taon hanggang pagdating ng 14, ay nandoon yun sa templo. Ang tawag doon ay berhin, mga berhin. Yun yung ginawa sa arsye, hindi arsikola ha, na mga madri. Mga madri, yun. Kaya lang, hanggang 14 years old lang. Pag edad na ng 14 years old, from 3 years old, pwede na sa OLS mga magulang kung gusto mag-asawa. Ganon. Pero ang sa RC naman, tuloy-tuloy hanggang pagtanda, laging birhen. Oh. Yan ang ginawa na. Pero ang Israelita, ganon, yung mga bata, 3 to 14 years old, mga babae lang lahat yan, ang tawag yung mga birhen. So, chapter 5 tayo, read sa Tagalog. Basa. Kabanata 5. Ngunit ang berhen ng Yahawa, habang siya'y sumusulong sa mga takot, ay lumago rin sa kasakdalan. At ayon sa sinabi ng salmista, iniwan siya ng kanyang ama at ina. Ngunit inalagaan siya ni Yahawa. Sapagkat araw-araw siyang nakikipag-usap ng mga anghel, at araw-araw ay tumatanggap ng mga bisita mula kay Alahayam na nag-iingat sa kanya mula sa lahat ng uri ng kasamaan at naging dahilan upang siya ay sumagana sa lahat ng mabubuting bagay. Pero ma'am, si Virgin Mary, araw-araw siyang kinausap ng mga anghel. At yung mga bisita din na mula kay Alhayam. That's why lumalago siya na may kalinisan, na matino. Kasi ang kausap niya, mga matitino. Pero ang kausap mo, mga pasaway, mahawa ka, pasaway ka din. Hindi ka marunong umino. Kausap mo, mga alasinggo ka na rin. Ang likawino, ang likalo sugarol, pero kausap mo mga sugarol, maraaraw sugarol ka na rin. Pero pasaway ka, kinausap mo, puro matino, katagalan maging matino ka. Kasi depende sa environment yan, kung ano environment meron ka. Kung ang environment mo, mga matitinong tao, pero ikaw pasaway, katagalan matino ka, mahawa ka sa kanila eh. Pero kung ikaw matino, napunta ka sa environment pasaway, katagalan pasaway ka na rin. So yan ang nangyari kay Maria, dahil ang environment niya, biro mo araw-araw, sapagkat araw-araw siyang nagkikipag-usap ng mga anghel, at araw-araw ay tumatanggap ng mga bisita mula kay Alahayam. Puro matino. That's why matino si Maria. Kasi matino yung mga kasamahan. Ganon. Yung mga anak natin, yung mga barkada nila, alamin mo ang background ng mga barkada niya. Kung mga masasama yan, yung anak mo katagalan maging masama, mahawa sila sa kanila. Kasi ito yung barkada dyan, asawa yan. Ito, pipiliin mong matitinong barkada. So, ganun yun. Doon tayo mag-iingat sa mga anak. Kaya alam mga anak, mga pasaway. Kasi pinabayaan natin ang mga anak naging barkada sa mga pasaway. So, yan. Basa. Kaya't nang siya'y sumapit sa kanyang 14 na taon, yamang ang masama ay hindi makapagsampa ng anuman sa kanya na karapat dapat sawayin. Gayon ang lahat ng mabubuting tao na nanakakilala sa kanya ay humanga sa kanyang buhay at pakikipag-usap. Noong panahong iyon, gumawa ng kaayusan ang mataas na saserdote na ang lahat ng mga berhen
na nagkaroon ng pampublikong paninirahan sa templo at dumating sa ganitong edad ay dapat na umuwi. At bilang sila ay nasa tamang gulang na, ay dapat ayon sa kaugalian ng kanilang bansa ay magsikap na magpakasal. So, yung mga birhin doon, nagilagay sa magulang from 3 years old up to 14, pagkatapos ng 14, pauwi na sa kanilang mga magulang para pwede na silang mag-asawa. Yun ang mangyari. Ang mga birhin noon, yung kumbaga sa RC pa, mga madre, pagdating ng 14 years old, uwi ka na. Pwede ka na mag-asawa. Kasi yun ang batas nila doon. Pero nga, tingnan mo yung mga mamahanga ang mga tao sa kanya. Sabi nito, yamang ang masama ay hindi nakapagsampa ng anuman sa kanya na karapat-dapat sawayin. Gayon, ang lahat ng mabubuting tao na nakilala sa kanya ay humahanga sa kanyang buhay na pag-usap. Kasi yung environment nga ni Mary ay mga matitino. Therefore, ang resulta niya, matitino rin. Ngayon, ito pa-UN, si Mary nag-react. Ayaw sumunod, ayaw kumuwi. Ito ha, tingnan mo. Tuloy. Sa aling utos, bagaman ang lahat ng iba pang mga birhen, ay madaling sumunod dito. Tanging si Maria na birhen ng Yahawa ang sumagot na hindi niya ito kayang sundin. Ibinigay ang mga kadahilanang ito na siya at ang kanyang mga magulang ay nagtalaga sa kanya sa paglilingkod kay Yahawa. At bukod pa doon, ay nanumpa siya ng pagkaberhen kay Yahawa na siyang panata na siya ay nagpasya na hindi kailanman susuwayin sa pamamagitan ng pagsiping sa isang lalaki. Dahil dito, ang mataas na saserdote ay dinadala sa isang kahirapan. Video, nabibigyatan ang saserdote kay Maria. Dahil pauwiin na ang edad na ng 14 years old, siya ayaw. Tuloy ako maging birhen. Kasi hindi alam na saserdote, bukod tangi sa Maria, na talagang birhen talaga siya. Hindi katulad ng umatin doon nga tinalaga doon naging birhen, pagdating ng 14, uwi na, pwede mag-asawa. Pero ayaw niya, kahit ako, susuwayin ko yan. Kasi bukod tangi nga si Mary, kailangan manatili siyang birthday, kahit lampas na sa 14. Ngayon, tuloy, basa. Palibhasay, hindi siya naglakas loob. Ni sa isang bandaman ay tumanggi sa panata at sumuway sa kasulatan na nagsasabi, manata at magbayad. Ni sa kabilang banda ay nagtanggap